Magandang umaga po ito. Buong unang balita na mag-usap tayo, baby Kiyosawa. Nintendo Switch, maglalabas ng bagong model. Ayon sa Newsnate, na naglabas ng pahayag ang Nintendo Company na maglalabas sila ng panibagong game console na siyang papalit sa sumikat ng Nintendo Switch. Nais nilang gawin ito dahil sa bumaba na ang sales ng nasabing game console na sinimulan nila ibenta noong March 2017. Mahigit ages na ang lumipas at humina na ang sales nito na ubabot na sa ngayon na more than 140 million units. Kung ano ang magiging specification ng bagong game console nila at kung kailan nila plano ibenta ito ay hindi naman sila naglabas ng impormasyon. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo ng Big Boss. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan, ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo, mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay, malulatas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Yugto ng buhay ay kami. Ito pong pangalang balita na mag-usap tayo, baby Kiyosawa. Consul General, nakikiramay ang film sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa dagat. New York City, napabahala ang mga Pilipino-American sa nagpapatuloy ng maritime territorial tension sa pagitan ng China at Pilipinas, lalo na kung paano ito maaaring makaapekto sa kanilang mga pamilya sa kanilang bansa. Ayon kay Philippine Consul General sa New York, Senan Manggalil, marami sa kanila ang nakikiramay sa Pilipinas at naintindihan nila na anumang nangyayari doon, West Philippine Sea, ay banta sa bansa, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang tahanan. Sabi ni Manggalil sa courtesy call ng Filipino journalist, mga kalahok ng Friends Partners sa Alice Program, namumuhunan sila dahil nakauwi na ang kanilang pamilya, dagdag niya. Ang mga tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ay tumaas nitong mga nakaraang buwan, habang mga magkabilang panig ay nagpalitan ng mga akusasyon sa serye ng mga insidente sa pinagtatalunan ng karagatan. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, isang kondit para sa higit $3 trillion sa taon ng ship commerce. Ang mga pag-aangkin sa teritoryo nito ay makakapatong sa mga pag-aangkin ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Brunei. At yan pong huling balita na mag-usap tayo, baby Kiyosawa. Ito po ang ating Chika Talk for today. Maricel Soriano, sinagot sa Senate hearing and tanong hinil sa isyong pambubog niya sa dalawang kasambahay noong 2011. Noong May 7, 2024, dumalo sa Senate hearing ang batikang aktresa si Maricel Soriano. Siya ay naroon upang mahipagtuluan sa investigasyon hinil sa PIDEA leaks. Isa ang pangalan ni Maricel sa mga personalidad na nasa listahan ng PIDEA. Ayon sa mga dokumentong hawak ng Senado mula sa PIDEA, ginagawa umano ang mga sesyon, kumagamit ng pinagbabawal na gamot. Noon sa mismong kondo na aktres kung saan nakakajaming niya pa si Pamulong Bongbong Marcos. Diretsahan namang inamin ni Maricel sa kanya na ang naturang kondo na tinukoy ng PIDEA. Pero matagal niya na umano itong naibenta. Taong 2012 pa. Itinanggi naman ng aktres na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kasunod ng isyong ito, inungkat din ang nakaraang isyo ni Maria hingil sa diumanay pagbubumbog at pagkulong sa kanya ng dalawang katulong noong 2011. Diretsahan siyang tinanong hingil rito. Ayon kay Maricel, wala itong katotohanan. Ninakawan umano siya ng mga tinukoy na katulong pero hindi niya daw binumbog at ikinulong ang mga ito. Kung matatandaan, nagpatulong pa ang dalawang katulong na sina May Cachuela and Camille Acohedo kay Montulpo upang sampahan ang kasong aktres. Ayon sa mga ito, minaltrato umano sila ng kanilang amo at ikinukulong. Sa ginawang investigasyon, nalaman na tila imposible umano na ikulong ng aktres ang dalawang katulong dahil wala namang lock sa labas ang pintuan ng kwarto ng mga ito. Mayroon ding umano exit door mula sa maid's quarter kung saan malayo itong makakalabas kung sakali. At yan ang ating mga chika to for today.